naman, ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit ng water coolant temperature sensor. Dito ko siya ikakabit. Yun. Para makita natin kung anong temperature ng ating water coolant. So, bali ang kailangan natin tools. Isang screwdriver, knife o splicer, and hacksaw. Hacksaw, pag hindi ko na kaya ng kutsilyo yung hose, gagamitan ko ng hacksaw. Wala kasi akong cutter na pangputol talaga nito. Pang ano lang naman to. Kasi gaya nga na nasabi ko, ako ang nagmimintin ng aking mga sasakyan. So hindi ako kompleto ng tools. Gawa-gawa lang ako ng paraan para maayos. Bali ito ang materials natin. Adapter, tapos clamp, at saka silicone. Gagamit ako ng silicone, guys, kasi gawa ng maliit yung aking hose clip. So duda ako dito, baka binigay. Manipis eh, at saka makipot ang ano niya, yung thickness niya, ay yung lapad niya, makipot. Bali ito yung ano, yung adapter, 32mm ang size nito ng ating hose na to, 32mm. So wala siyang brand, pero kung makita niyo doon sa previous sa ano ko, unboxing nitong ano adapter, so nandun ang details. Okay, ngayon itong radiator ko, replacement lang tong radiator ko. So so far so good, tatlong taon na siya, hindi ano, okay pa rin siya. So coolant lang talaga yung aking ginagamit, hindi tubig. So bago nyo putulin tong hose, i-release nyo muna yung pressure or palamigin nyo muna yung engine or yung coolant nyo or radiator mo para hindi kayo matalsikan ng tubig. So buksan nyo lang to, pasingawin nyo, kasi ito galing ako sa biyahe, hindi naman katagalan, mga 5 minutes lang na biyahe, so mainit na agad yung radiator ko. So buksan nyo lang to. So gagamit ako ng balde, tapat nyo lang dito sa may tapat ng drain, nandito yung drain nya. So ayun guys, nakikita nyo yung puti na yun. Bubukotin natin ito. Ito yung drain plug ng radiator nyo. Pagka-drain nyo, pagkabukas nyo yan, ayan, tumutulo na siya. Oo. Ayan, tumutulo na siya. So, once na makita nyo na empty na yung nakikita nyo yung mga pins nung sa radiator, isarado nyo na. Sasarado nyo yung plug. Para hindi maubos yung tubig nyo, magagamit nyo pa yung magta-top up na lang kayo ng water coolant. Alright. So, ang mangyayari, puputulin natin ito dito ng kasing sukat dito. Ayan. Ngayon, mamarkahan nyo to kung saan nyo puputulin. Sukatin nyo. I-marka nyo lang ng ganito. Ayan. Sakto lang siya. Di bali, kung mapasubra ka ng konti o mapakulang ka ng konti, flexible naman to, kaya walang problema. Flexible yung hose natin. So walang problema doon. Konti lang, wag lang sobra. Kasi mahirapan ka magpasok. And baka mabind yung hose nyo. Okay. Hindi ko natatanggalin to. At hindi ko na rin tatanggalin dito. Para konting trabaho lang. Puputulin ko lang ng diretso dito. Okay. Gloves, napaka-importante ng gloves. Ayan, putulin ko na. Gamit ang kutsilyo. Ayan. Guys, ito yung hose ko. Guys, ito na, naputol ko na. Halos kasay siya ng
malaki lang ng konti. Okay lang yan, kahit kumulang o sumubra. Inisan nyo yung mga existing na ano doon sa ano, sa mount ng radiator, hose. Guys, lalagay nyo itong ano, radiator hose clip. Lalagay nyo yan. Kabilaan. Bago nyo ilagay ang adapter. Lagyan ko muna ito ng silicone. Pwede nyo hindi lagyan yung adapter kung okay naman yung clamp nyo. Duda lang ako sa clamp ko. Kaya lalagyan ko siya ng konting silicone. Applyan mo lang lang konti. Konti lang. Ayan. Okay na. Ayan. Okay na siya. Papasok ko na to. Dito. Tapos ito, ibibing nyo lang para pumasok dun sa kabila naman. Ayan. Kaklam nyo na. Kailangan diretso yung clamp nyo. Tumatagal din dun minsan eh. And then, higpitan nyo din. Higpitan ko siya ng spanner na number 9. Para sigurado tayo. Bali dapat ito, lalagyan nyo ng Teflon tape. Bali wala akong Teflon tape, naganap na ako. Naubusan ako ng Teflon tape. So temporary, nilagyan ko siya ng silicone. Para mamaya, maghahanap ako mamaya sa bayan, malayo kasi yun ang problema sa pag nasa probinsya ka eh. Ang hirap ng mga gamit, ang hirap ng mga materials, ang hirap ng mga tools. Grabe. So buti na lang may silicone ako. Ito muna ang gagamitin ko. Para temporary lang, i-under ko yung unit. Okay guys, pasok nyo lang. Ngayon, tiklopin nyo yung wire para madaling iikot, hindi siya sumasabid. Agad. Dito. Gamit ang spanner, ihigpitan nyo ng konti. Landahan lang pag-ipit, kasi aluminum lang to. Yung adapter natin is aluminum. Ayan, pag naramdaman nyo ng matigas, ihintuhin nyo na. Ayan, tulad yan. Tatanggalin nyo to. Ayan, i-coconnect nyo lang. I-coconnect nyo lang ganyan. Ayan. Ayos na. Ayan guys, okay na siya. Punta doon. Punta doon. Ito yung connector nyo kanina. Okay na siya. So ngayon, papakita ko ngayon kung gumagana yun. Ayun, gumana siya guys. Namatay. Ayun, kala ko namatay.